Isang magandang umaga po sa inyo mga kaibigan. Narito po tayo ngayon sa ating hardin, sa harapan ng ating aloe vera. At ituturo ko po sa inyo kung paano mag-trim ng ating aloe vera sa kawayan na katanim. At po nang nasa kawayan ay maganda ang kanyang pagkatubo. Lahat po yan ay nakaturo sa itaas. Ang aking pong tinamna ng aloe vera ay ito pong kawayan. At sinubukan ko po siya na itanim dito. Na kahit po ito ay nasa arawan, tapat ng araw, ay nabubuhay po siya kahit ganyang ka init ang araw sa buong maghapon. Ay hindi po siya naluluto o nalalantaman. Sapagkat ang tinaniman ko po ay isang malaking na paso. Ito po yung pasong kawayan. Pasong kawayan po yan. At naging ganyan po ang itsura niya at naging maganda ang kanyang tubo. Kahit hindi siya nakatanim sa isang paso na normal, pero ang tubo niya ay parehas lang ng nasa paso ordinaryo at na ating ginagamit. Ituturo ko po sa inyo kung paano siya naging trim na ganyan at lahat po yan ay nakaturo sa itaas. Hindi gaya po ng ibang aloe vera kapag nakatanim sa paso ay kalat po ang ganyang dahon, ang kanyang tangkay. Katulad po ng at yan nga po, ganito po ang sekreto niyan kung bakit na naging ganito ang ating aloe vera. Dahil mula pa pagkabata ay itinitrim ko na po yan. Lalagyan ko na po siya ng tali.
At yan na po mga kaibigan, nalagyan na po natin ng tali ang kanyang puno. At yan lamang po mga kaibigan ang sikreto ng ating aloe vera kung bakit naging ganun ang pagkatubo. At isang magandang umaga sa inyong lahat. At pagpalainawa kayo sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. At nakapulutan nyo sana ng kaunting idea ang aking tutorial sa inyo kung paano mag-trim ng ating aloe vera at magpaganda ng aloe vera kahit sa ito ay sa kawayan nakatanim. At huwag din po ninyo kalimutan na mag-subscribe at pindutin na rin natin ang notification bell at para naman sa susunod natin mga video ay malaman nyo kung paano ang paraan ng pagtatanim.